meron po akong i-share, no? Mayroong isang dalawang madirigma na-assign sila sa Philippine Army Infantry. So, ibig sabihin na talagang korte nila ay sila ay mandirigma. So, ngayon, may pumunta yung aking kaibigang pastor magkaroon ng pagkataon na nangaral na maaaring ang kanyang sinabi doon ay yung sa Ephesians 6:1-3, no? Talaga na igalang mo tsundin ang iyong nanay at tatay upang ikaw magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. So ngayon, nagalit yung dalawang army magkapatid. Pinagalitan yung pastor eh. Sabi yung pastor, hindi kami dapat. Kasi dito kami, nag-army kami dahil gusto naming hanapin ang aming nanay at tatay upang sila'y papatayin dahil wala silang pinabayaan kami. Subalit ang sabi ng pastor, sabi, ang sabi po ng mga aral, kayo ba ay nandito sa kalagayan ngayon kung hindi kayo mahal ng Diyos? Tapos yung kwento nila, habang kami ay naghirap, mayroong nagkukup sa amin upang kami ay paaralin at upang kami at narating namin ang iyo dahil mayroong nagkukup sa amin. Ito sabi ng pastor, yun ang pagmamahal ng Diyos. Siya ay naghipo ng tao upang kayo ay kukupin. Na sa kabila ng iniwan kayo ng iyong nanay at tatay, mayroong nagkukup sa iyo. At silbing guardian niyo po yun, inyong pangalawang nanay at tatay, na siyang nag-aruga sa inyo, na siyang nagmahal sa inyo, at siyang tumulong sa inyo upang marating niyo ang inyong kinakatayuan. So ngayon yung dalawang army ay umiyak. Tapos tinanong ang pastor, hanapin niyo pa ba ang nanay at tatay niyo? Sabi na, opo, pastor, opo. Anong gagawin niyo sa nanay at tatay niyo? Masalamatan po sila. So, kaya makibigan. Mayroon din po akong na-experience talaga na galit sa nanay at galit sa tatay. Subalit yung napangaralan dito sa Ephesians 6:1-3, eh, siyempre, kumalma po. No? So, yan makibigan. No? Kasi kung halimbawa yung bata, pag halimbawa marinig niya yung sa Ephesians 6:1-3, na kahit iniwan siya ng kanyang tatay, iniwan siya, pinamigay siya ng kanyang nanay, hindi pa rin po siya makabayad sa utang na loob niya sa kanyang nanay at tatay dahil yung binubuntis siya, hindi basta-basta ang nadanasan ng nanay o kaya ng tatay. Kasi mayroong isang driver, no? Driver yung kanyang tumaw, siya isang driver. So ngayon, yung misis niya, na ano yung parang na buntis yung kanyang kwan tapos naglihi. Tapos sabi niya, kararating na ng mister, sabi niya, Papa, gusto ko kumain ng buko. Eh, gabi na. Sabi ng driver ng mister, sabi, pwede naman bukas. Sabi, hindi ko nakakainin niya pag bukas pa ibigay sa akin. So kaya ang ginawa ng driver, simple, gumawa siya ng paraan para makakuha ng buko. At alam niyo pa, kaibigan, na tuwang-tuwa yung misis dahil nakakain ngayon ng buko, no? Tapos ang kanilang anak ay maputi-maputi. Tapos sabi na nagwinto, sabi na dahil pinaglihi sa buko, no? Wow! So yun, no? So, pinaglihi daw sa buko. Kaya yan, puting-maputi, no? So, yan. So ngayon, makibigan, no? Kahit ano ang mangyari, huwag nating alisin sa ating isip na hindi tayo itatakwil at hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya yan ang maganda, no? So, sa 11, ang pangako niya ay kanyang totoo.
siya sa padyano ang